Hattori Hanzo, ang taong naging maalamat at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga karakter sa mga pelikula, anime at mga video games. Ngunit sino nga ba ang tunay na Hattori Hanzo at bakit ang kanyang pangalan ay naging immortal at naging simbolo ng isang matinik na ninja? Sa bidyong ito ay ating tuklasin ang kasaysayan ni Hattori Hanzo at ating alamin kung bakit ang kanyang pangalan ang naging pinakatanyag sa mundo ng mga ninja. Upang maunawaan kung bakit naging maalamat ang pangalan ni Hattori Hanzo, tayo'y magbalik sa 16 na siglong Japan, isang panahon na puno ng labanan at pakikipag-alyansa. Ang panahong ito ay nakilala bilang Sengoku Era, kung saan ang mga daimyo o warlords ay nagtutunggali para sa teritoryo at kapangyarihan. Ipinanganak sa Mikawa noong 1542, si Hattori Masanari o mas kilala bilang Hattori Hanzo ay lumaki sa Iga Province, isang lugar na nakilala sa pagtuturo ng ninjutsu, ang uri ng martial art na gumagamit ng stealth o yung pagkilos ng hindi namamalayan ng kalaban, pag-iispiya, pananabutahe at mga panlilin lang. Ang kanyang ama na si Yasunaga ay kilala bilang isang minor samurai na nagseserbisyo sa Matsudaira clan, ang angkan na makikilala bilang Tokugawa clan at mamumuno sa Japan bilang mga shogun sa pagitan ng 17 at 19 na siglo. Ayon sa mga kwento, bata pa lamang ay nagsanay na si Hanzo sa pakikipaglaban. Sinasabing nagsimula siyang mag-insayo sa paggamit ng espada nung siya ay 8 gulang pa lamang. Ayon pa sa ibang kwento, si Hanzo nung bata pa lamang ay umakyat ng bundok at nakilala ang mga sinaunang guro ng espada at mistiko. Bukod sa pag-iinsayo upang maging mahusay na samurai, inaral din niya ang ninjutsu. Si Hanzo kalaunan ay naging isa sa pinaka-importanteng tauhan ni Tokugawa Ieyasu, ang daimyo na tatapos sa mga digmaan at mag-unite sa Japan. Ang unang karanasan niya sa pakikipaglaban ay naganap noong 15 taong gulang pa lamang siya. Ito ay nung atakihin nila ang Udo Castle noong 1557 sa kalaliman ng gabi. Sa kabila ng kanyang murang edad, mabilis na nakilala si Hanzo dahil sa kanyang katapangan at mahuhusay na estratehiya. Noong 1562, ipinamalas ni Hanzo ang pagiging mahusay na ninja nung matagumpay niyang nailigtas ang asawa at anak ni Ieyasu mula sa pagkakabihag. Ayon sa kwento, si Hanzo ay pinamunuan ng isang maliit ngunit piling grupo ng mga ninja. Sinasabing ginamit ng grupo ang hit and run at distraction tactics na tipikal sa ninjutsu upang matagumpay na makapasok sa kuta ng mga kalaban. Maingat nilang hinanap ang lokasyon ng mga bihag at pilit iniwasan ang anumang konfrontasyon. Sa tamang timing at sa kadiliman ng gabi, matagumpay nilang naitakas ang mga bihag. Ang mapangas na operasyong ito na pinumunuan ni Hanzo ay naging maalamat at lalong nagpataas sa kanyang reputasyon bilang walang takot at maaasahang mandirigma. Ang kanyang pagiging mapanghas at husay sa pakikipaglaban ay nagresulta upang bansagan siyang Oni Hanzo o Demonyong Hanzo. Bukod sa pagiging matinik na mandirigma, si Hanzo ay nakilala rin dahil sa pagiging loyal. Noong 1579, nasubok ang tibay ng katapatan ni Hanzo nung si Nobuyasu na anak ni Ieyasu ay inakusahan ni Oda Nobunaga ng pagtataksil at pakikipagsabwatan. Labis na ikinagalit ni Ieyasu ang natuklasan at bilang parusa, inutusan ni Ieyasu ang anak na gawin ang seppuku, ang ritual na pagpapatiwakal, at si Hanzo ang itinalaga niya upang sigundahan ang anak sakaling hindi ito agad malagutan ng hininga. Si Hanzo ay maluhaluha na tinanggihan ng utos na ito sapagkat hindi raw niya kayang paslangin ang taong nagtataglay ng parehong dugo ng dakilang Tokugawa Ieyasu. Alam ni Hanzo na buhay ang magiging kapalit ng kanyang pagtanggi, ngunit mas pinili niyang isakripisyo ang sarili kesa gawin ang iniutos sa kanya. Labis na humanga si Ieyasu sa ipinakitang katapatan ni Hanzo at nasabi na kahit daw pala ang demonyo ay lumuluha rin. Maraming kamanghamanghang kwento tungkol kay Hanzo, ngunit karamihan sa mga iyon ay walang katiyakan. Pero may isang kwento na masasabing nangyari talaga at iyon ay ang pagligtas niya sa buhay ni Tokugawa Ieyasu. Noong 1582, biglang pumanaw ang makapangyarihang kaalyado ni Ieyasu na si Oda Nobunaga.
Si Oda Nobunaga ay isang makapangyarihang warlord na nagawang pamunuan ng iba pang mga warlord at halos nagtagumpay na pag-isahin ang Japan. Ngunit isa sa mga basalyo nito, si Akechi Mitsuhide, ang magtataridro sa kanya at magiging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang pagkawala ay naging mitsa ng maraming kaguluhan. At dahil si Iyasu ay malapit na kaalyado ni Nobunaga, siya ay pinuntirya rin ng mga kalaban. Nagkataong nasa ibang lugar sila noong mga panahong ito at nanganganib kung kaya't kinailangan nilang makabalik agad sa Mikawa. Ang paglalakbay pa uwi ay lubhang mapanganib dahil kailangan nilang dumaan sa mga lugar na maraming kalaban. Dahil sa alanganing sitwasyon, inasahan ni Iyasu ang tapat at maaasahan niyang tagasunod na si Hanzo. Gumawa ng plano si Hanzo para gabayan si Iyasu at ang kanyang maliit na grupo sa masukal na kabundukan ng Iga Province. Si Hanzo na lumaki sa probinsya ng Iga at lubos na pamilyar sa lugar ay ginamit ang kanyang kaalaman sa mga lihim na daanan upang magtala ng ligtas na ruta. Nakipag-ugnayan rin siya sa mga ninja ng Iga na bihasa sa pag-iespiya at pakikipaglaban upang tulungan sila. Ang mga ninja na ito ay may mahabang kasaysayan ng paglilingkod sa pamilyang Hattori at tapat kay Hanzo. Sila ang mga nagsilbing lookout at tagapagtanggol sa paglalakbay para masiguro ang kaligtasan ni Iyasu sa pamamagitan ng paglalagay ng mga patibong, paglito sa mga kalaban at pagtapos sa kanila. Si Hanzo at ang kanyang mga ninja ay mahusay na naiwasan ang mga ambush at labanan sa pamamagitan ng maingat nilang pagkilos, pagbabalat kayo at kaalaman sa lugar. Kung minsan, kumikilos sila sa kadiliman ng gabi o di kaya gumagamit ng mga decoy upang lituhin ang mga humahabol sa kanila. Sinasabing si Hanzo mismo ang nagbamasid at nauuna upang masiguro na ang tatahaking ruta ay ligtas. May mga nagsasabi na si Hanzo raw ay may kakayahang mag-teleport, kontrolin ng isang bagay gamit lang ang isip at makita ang hinaharap. Ang mga mahiwagang abilidad niyang ito ang sinasabing naging dahilan kung bakit siya naging maalamat. Marahil ang misteryong bumabalot sa kanyang mga mahiwagang abilidad ay dahil sa kaalaman niya sa sining ng ninjutsu. Wala nakakaalam kung gaano katotoo ang mga mahiwagang abilidad ni Hanzo o kung ano pa ang kapasidad ng kanyang kakayahan, sapagkat ang mga ninja ay mga misteryosong mandirigma. Matapos ang mahirap na paglalakbay, matagumpay na naihatid ni Hanzo si Iyasu pabalik sa Mikawa. Ang pagtakas na ito ay hindi lamang nagligtas sa buhay ni Iyasu, ngunit nagpahintulot rin upang makapagsimula muli at kalaunan umangat sa kapangyarihan at itatag ang Tokugawa Shogunate na namuno sa Japan sa loob ng mahigit 250 taon. Kalaunan dahil sa mga magandang serbisyo, si Hanzo ay pagkakalooban ng malaking gantimpala ni Iyasu. Noong si Tokugawa Iyasu ay nanirana sa Edo Castle, kinuha niya ang serbisyo ng mga ninja ng Iga para magbantay sa anumang banta mula sa mga kalaban at si Hanzo ang namuno sa mga ito. Nagpatuloy ang pagseserbisyo ni Hanzo kay Iyasu hanggang magtapos ang buhay niya noong 1597. Di malino kung paano talaga nagwakas ang kanyang buhay dahil may mga kwento na siya raw ay pumanaw dahil sa karamdaman habang may mga version din na siya ay napaslang ng mga kalaban. Ang mga labi ni Hanzo ay nakalagay ngayon sa Temple Cemetery sa Tokyo at napapalibutan ng kanyang mga paboritong armas. Ang dedikasyon at katapatan ni Hanzo ay hindi nakalimutan kahit matagal na siyang nawala. Bilang pagpupugay sa kanyang naging serbisyo, isang gate sa Edo Castle ng mga Tokugawa ay tinawag na Hanzomon o ang gate ni Hanzo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento, ito ay nagsisimula pa lamang. Si Hanzo ay naging higit pa sa isang figura ng kasaysayan. Siya ay naging simbolo ng isang malakas na ninja, isang mandirigma na nagtataglay ng loyalty ng samurai at misteryo ng isang ninja. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangalan ay naging maalamat at naging basihan para sa mga karakter ng ninja sa pop culture. Ang pangalang Hanzo ay nagsimulang lumitaw sa mga fictional character na gumaganap bilang isang ninja. Isa sa mga pinakilalang halimbawa ay ang Hanzo mula sa Naruto, isang maalamat na ninja mula sa Hidden Rain Village. Sa Naruto, si Hanzo ay nirerespeto at kinatatakutan para sa kanyang kapangyarihan at kakayahan na sumasalamin sa reputasyon ng totoong Hanzo bilang isang malakas na mandirigma.
Sa mga video games, marami ring karakter ang ipinangalan kay Hattori Hanzo. Nariyan ang Hanzo ng Mobile Legends, ng Overwatch, at ng Samurai Showdown, mga karakter na nagtataglay ng pambirang lakas at dedikasyon ng isang matinik na ninja. Sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Hanzo, naiugnay ng mga creator ang kanilang mga karakter sa isang totoo at makasaysayang figura. So bakit nga ba maraming mga ninja karakter ang nagtataglay ng pangalang Hanzo? Ito ay dahil si Hattori Hanzo ay nagre-representa ng mga katangiang kaaya-aya para sa isang ninja gaya ng di matatawalang katapatan, pambihirang abilidad at misteryosong aura. Siya ay parehong samurai at shinobi, isang tao na nagtataglay ng disiplina ng parehong mga tradisyon. Mula sa sinaunang Japan hanggang sa modernong panahon, ang pangalan ni Hattori Hanzo ay nanatili. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at ang kanyang pangalan ay nabubuhay sa mga karakter na naglalaman ng perpektong ninja. Kaya sa susunod na makatagpo ka ng isang karakter na nagangalang Hanzo, tandaan, ito ay higit pa sa isang pangalan. Ito ay isang pagpupugay sa isang tunay na alamat.